Itong Office of the Vice President ay idinipensa nila yung kanilang good governance and confidential funds. Nakita ninyo, sino bang Vice President ngayon? Sa ilalim po ng kanilang isinumiting panukalang budget para sa 2023 na halagang 2.922 billion. Di nyo pa ineksaktong 3 para hindi mahirapan kayo magbilang. Di ba? Pinahihirapan nyo pa yung sarili nyo eh. 2.922 billion. Konti na lang, 3 billion na. Ha? Sabi nila, yan daw perang yan ay gagamitin specifically ha, para sa social services. Bakit? DSWD ba kayo? As well as peace and order. Peace and order? Ano yan? Order ka ng peace? Mga kaibigan? Eh, trabaho ng pulis yan. Di naman trabaho ng kwan yan eh. Ng OBP yan eh. Mga kaibigan. At national security programs. Bo. Eh, trabaho ng armed forces yan eh. Ha? At saka ng mga intelligence agency ng gobyerno. Mga kaibigan. Ayon dito kay sa spokesperson ng Office of the Vice President, ang hinihiling nilang 2.5 billion pound para sa good governance. Good governance ba yan? Sa pondo pa lang, hindi na magiging good eh. Bad na eh, mga kaibigan eh. Ay gagamitin, pangunahin po, sa public assistance plans, sa mga plano. Eh, plano lang yan eh. Di ba dapat ang pagsusumite sa General Appropriations Act, yung taon ng budget, mga kaibigan, kailangan very specified ang mga pondo na hinihiling ninyo, anong programa pag gagamitan ito. Very specific po yan. Eh, ito ho eh, plano pa lang eh. Eh, lahat yan, pwede mo sabihin plano. Marami kang plano, pati eroplano meron ka, 'di ba? Oh, mga kaibigan, yung bulto raw ng budget papasok sa basic social services na sa ibang salita e bulsa. Mga kaibigan, na pino-provide daw nila ngayon. Andyan yung financial subsidy. Yan. Medical assistance. Ibigay mong overlapping ito para makakuha sila ng malaking pondo. Kokopya. Ha, kokopyahin yung trabaho ng iba. Ha? Meron tayong mga agency na sila ang tumutugon doon po sa mga medical assistance. Oh, hindi ba? Ang Philippine Charity Sweepstakes Office, ang PAGCOR, Burial Assistance, meron pa tayong PhilHealth, mga kaibigan, at yung libreng sakay. Kanino bang proyekto yung libreng sakay? Ha? Eh sa Makati Avenue, wala nang libreng sakay dyan eh. Lalo na sasakyan mo dyan yung mga naglalakad dyan sa gilid. Mga kaibigan, di ba? May bayad yun eh, sakay. Mga kaibigan, pati yung livelihood programs. Itong opisinang ito, hindi mo malaman kung napalitan lang yung vice president, mga kaibigan, eh lahat na sinasagpang eh, na trabaho. At least kay Lenny Robredo, eh maliwanag yung kanilang mga project. At ang masama, ha? Eh ginipit nila ng ginipit sa pondo 'yun, 'di ba? Wala pang 1 billion ng pondo ng Office of the Vice President kahit na ang daming napatunayang proyekto na naipatupad, mga kaibigan, o naisakatuparan. Ayan po eh, mga kaibigan. Ito merong financial subsidy. Ha? Ano ba kayo? DSWD. Ha?
medical assistance. Kayo rin ang sweepstake. Buti hindi nyo kinokopya si sino ba ito? Si Tonggo. Ha? Si Tonggo, mga kaibigan, na nagtayo ng malasakit center. Ha? Pagkatapos lahat ng ang pondo ng sweepstake doon dinadala sa malasakit center. Oh, hindi ka makakakuha ng tulong sa Philippine Charity Sweepstake sa panahon ni Digong nyo kung hindi ka didiretso doon sa malasakit center. Kinopya yung trabaho ng PCSO, mga kaibigan. Ha? Oh, eh, yun ang kwan eh. Yun ang magkano katakot-takot na pondo ang nasa lakab niyang malasakit center na yan. Bakit di yan? Di nyo pa audit yan. Ha? Yung malasakit center na yan na ginawang kwan ho, ha? Ginawang o ginamit sa pagsandok ng pondo sa sweepstake, ha? PCSO, mga kaibigan. May burial assistance pa. Oh, nagpapalibing sila. Ha? Eh, at yung libreng sakay. Ba? Libreng sakay, sakwan yan, di ba? DOTR, yung mga ganyan, ang mga agency na yan. Pati yung livelihood programs. O, asan yun? Hindi pwedeng plans lang ito. Kailangan, pag nag-submit ka ng budget ng opisina mo, specific yun. Kahit tanong nyo, kowa. Kailangan malinaw na nasa saad. Ano yung plano? Oh, halimbawa, ha, mga kaibigan, dito sa livelihood programs na ito ay magtatayo kami ng bahay. Oh, malinaw yan. Magkano ang halaga ng isang bahay? Saan itatayo yung bahay? Oh, di ba? Ganun yun. Very, kwan yun. Dapat identified. Mga kaibigan, specific, identified, ha, yung mga pupuntahan project. E ito, pati yung kwan eh, ano sabi? Ang sabi niya pa, yan daw mga tulong na yan ay directamente binibigay sa publiko, ha, as the OBP now. Ha? Has 7 satellite offices nationwide. Ba? Nagtayo raw sila ng satellite offices. Oh, yan ang hirap eh. Mga kaibigan, pagka hindi mo kakampi yung presidente at sinisiraan ka nung nakaupong presidente, kamukha ni Digong nyo, di ba? Oh, eh, kwan ho, hindi ka makakakuha ng budget. Pero pagkakampi mo yung presidente, eh, kwan, ayan o, ang daming magagawa palang project. O, ba't di nyo ginawa yan sa panahon ni Vice President Lenny Robredo? Kung sa bagay, hindi man nila ginawa yan, ang daming proyekto, sobra-sobra, ang nagawa ni Lenny Robredo, mga kaibigan. Katunayan, di ba, pinasinayaan na yung mahigit 100 pabahay, ha, nang angat buhay nung siya ay vice president pa, mga kaibigan, pero hindi naman ang galing sa gobyerno yung pera, ha, kasi nga wala silang sapat na pondong ibinibigay. Oh, eh diyan pagkakasabwat mo yung mga mambabata, syempre lalo ngayon eh puro hawak sa leeg yan, di ba? Puro nagsisip-sip lahat yan. O kaya si Tolentino eh, mga kaibigan eh, panayang clear doon sa mga iniimbestigahan. Lalo na yung si Vic Rodriguez daw eh sumulat na sa Blue Ribbon Committee para ipabatid sa kanila na hindi na siya sisipot sa mga hearing dahil marami raw siyang trabaho. At ang nagsabi pa niyan, eh si Tolentino. Spokesman siya, mga kaibigan.
ni Vic Rodriguez, ha? Eh, marami kang trabaho, eh paano yung accountability ninyo na kayo ay humarap? Alam ba ninyo, Senado, tinayo yan hindi para maging rubber stamp, ha? Tinayo yan, yan Senado, eh hindi para gamitin ninyo sa pansarili ninyong ikabubuti sa pamamagitan ng pagdila sa tumbong, ha, ng kung sino nakaupo. Yan Senado ay itinayo yan para magkaroon tayo ng tinatawag na check and balance, ha, upang merong laging nag-check, yun ang kahulugan nun, ha, sa ibang sangay ng gobyerno, sapagkat tayo ay merong tatlong sangay ng gobyerno, yung executive, legislative, diyan kasama ang Senado sa legislative, at yung pong judiciary, mga kaibigan. Pantay-pantay na sangay ng pamahalaan niyan, ha, mga kaibigan, na kaya po ginawang magkakahiwalayan eh para hindi na i-impluensyahan ng isang sangay ng pamahalaan ang isa pang sangay ng pamahalaan. Yun ang purpose niyan, mga kaibigan. Yung magkaroon, umiral ang tinatawag na check and balance sa gobyerno upang masiguro na walang mag-aabuso. Eh ang problema natin ngayon, eh pag kami nag-aabuso, gusto lahat sila kasali sa pag-abuso. Eh ang gagawin nila, magsasabuatan na lang sila. Ano kailangan mo? Eh kailangan namin ng pera, eh. Budget. Para saan yung budget? Ano ba kayong opisina? Office of the Vice President. Ah, ganun ba? O eh, ano ba ang budget ninyo? Ano ba ang ano nyo? Pagkakagastusan nyo? Medical assistance. O, tatanong pa ba ng mga damuhong yan, eh? Di ba may sweepstakes tayo? O, eh bakit kailangang magkaroon din yan? Dinuduplicate ninyo. Ha? Ang meron tayong DSWD. Di ba, mga kaibigan? O, meron kayong PhilHealth, ha? Mga na binabayaran pa man din ng mga mamamayan. Burial assistance. Oh, hindi nyo naman trabaho yan, eh. Yung burial assistance, eh. Magbigay kayo ng ayuda sa mga namamatayan. Yung libreng sakay. Oh, kailan pa kayo naging DOTR? Oh, pati yung livelihood programs. Eh, sa totoo lang, eh, ano ba ang Office of the Vice President? Ha? Oh, eh, alam na alam ni Digong nyo yan, eh. Spare tire yan, eh. Mga kaibigan, eh. Pagka hindi ka kaalyado ng nakaupo, ha, mga kaibigan, at takot sa'yo, ha, nang member ng social insecurity system yung mag-amang yan, eh, na Digong nyo. Ha, tsaka yung anak niya, mga ano yan, eh, membro ng SSS, Social Insecurity Service. Di ba? Noong nakaupo si Digong nyo, katakot-takot na pandemya inaabot natin, ha, sa bansang ito, walang ginagawa ang gobyerno, ha, para tulungan yung mga mamamayan, nag-lockdown, walang malamo ng tao, mga kaibigan. Eh, yung mga kababayan nating hindi matiis, na hindi sila gagalaw, mga kaibigan, upang tumulong sa kapwa, ano ginawa ng gobyerno ni Digong nyo? Abay, sinabi, komunista raw yun. Yung community pantry. Eh, pagkatapos, eh, nabigyan ng award, eh, ng US Embassy dahil doon sa kanilang ginawa na yun. At yun, eh, tinularan ng iba. Mga kaibigan, naging mabuting ehemplo doon sa mga may mabubuting kalooban. Galit sila.
ha, na merong magpapakita ng dapat gawin ng gobyerno kasi mahahalata sila. Ha? O, di ba? Katakot-takot pala yung winaldas na pera ng gobyerno sa, ano tawag mo ron, parmali. Parmali ba yun o parmalit? Mga kaibigan, ha? Kaya daw nagalit eh, ang dinig ni Digong, eh, parmalit. Si Kapersi Lapid, umabanat. Lapid Fire. Oh, mga kaibigan, ela naman yan eh. Bakit mo duduplikahin yan? Dibigay mo na lang yan doon sa ahensya na talagang ang trabaho, mga kaibigan, ang mandate, eh yan. Eh parang ano yan, grabbing corruption din yan. Di ba? Katulad nung isiniwalat ng COA na pinababalik nila yung 3 bilyong piso na idiniposito ng PSDBM sa ano, sa Development Bank of the Philippines. Ha? Sabi na ang COA, wala kayo anyang mandate na ganyan na pagkakitaan ninyo ang pera ng gobyerno. Idiposito ninyo para makapagbulsa kayo ng tubo. Ha? Panahon ni Digong nyo yan eh. Alam nga namang hindi kumita si Bongo dyan at saka si Digong nyo. Si Kapersi Lapid, umabanat. Lapid Fire. Ano sabi nila? So, ang intensyon talaga raw ng OBP ay maging available. Grabeng corruption yan, ha? Kung tutusin nyo. Kung wala kang mandate. Oh, may mandate bang ganyan? Ngayon, questionin natin ang mandate nila. Ano mandate nyo? Sige nga. Yung Office of the Vice President. Sarap ng buhay ng Office of the Vice President ngayon. Dalawang ahensya sa lakab niya. Hawak niya rin ang Department of Education, mga kaibigan. Ang DepEd, ha? Oh, iba pa yung pondo ron. Pinakamalaking pondo, DepEd. Oh, pero mga kaibigan, eh puro baluktot, ha? Ang mga pagpapatupad ngayon, may nabalitaan tayo eh. Eh sina, ang utos daw, wala nang extracurricular activities. O di ba isinusulong ninyo yung ROTC? O, hindi ba yun eh, hindi tumutugma, inconsistent doon sa pinatitigil ang lahat ng extracurricular activities sa mga paaralan sa DepEd. O, sa ilalim ng DepEd. O, eh mga kaibigan, eh paano yung ROTC? Hindi naman kurso yan eh. Ha? Hindi naman kwan yan eh. Hindi naman yan ano tawag mo dyan? Subject? Mga kaibigan, extracurricular activity yan eh. Oh, hindi ho ba? Oh, paano yan? Paano mong ipapaliwanag na ipagbabawal ninyo ang extracurricular activity pero gusto ninyo ipatupad yung ROTC? Ang gulo, hindi ho ba? Oh, eh kayo nagpapagulo sa gobyerno eh. Talaga ito mag-amang ito, walang alam ito, kundi guluhin ang gobyerno eh. Mga kaibigan, guluhin yung bansa eh. Oh, so ang intention talaga, maging available daw sila. Ha? Yung kanila mga serbisyo at pagtulong o ayuda sa karamihan ng mga kababayan, lalo na sa malalayong lugar. Tagal niya na ninyong sinabi yan. Gano kaya karami ang natulungan ng malasakit center na yan, malasikwat. Ha? Eh nasikwat lang yata pondor yan eh. Nagtayo ng opisina para nang sa ganon, eh gamiting dahilan upang ilihis, dalhin dyan yung pondo ng PCSO. Si Kapersi Lapid, umabanat. Lapid Fire. Ipinaliwanag din nila na ito raw 500 milyong pondo para sa confidential expenses ay gagamitin base sa parameters ng Department of Budget and Management and the Commission on Cupit Audit, ha? Eh nandiyan si Kalida, siyempre.
through joint circular or the guidelines on the utilization of confidential funds. Ha? Ba't kayo magkakaroon ng confidential funds? Oh, eh, sabi nitong tagapagsalita nila, the position and mandate of the Vice President allow her to utilize those kinds of funds regarding peace and order and national security. Sino may sabi sa'yo, ha, na inaallow kayo para sa peace and order and national security? Walang masama na ipromote ninyo ang peace and order and national security, mga kaibigan, nang hindi kayo gagamit ng pondo. Okay lang yun. Ha? Pero kung gagamitan ninyo ng pondo yan, abay, sinasaklawan na ninyo ang trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno, ha, na merong directly o direct mandate na silang mamahala sa peace and order at national security. Ang pwede mo lang gawin dyan, maliban dyan sa mga ahensyang may mandato niyan, ha, eh makipagtulungan ka. Oh, ha? Pero para ikaw ang ika nga magpatupad ng kung ano-ano, eh wala kanyan. Ha? Ano yan? Iniimbento nyo lang yan. Ha? Kasi gustong-gusto nila magkaroon ng kapangyarihan, mga kaibigan. Diba ang gusto eh, defense portfolio, mga kaibigan. Oh, hindi nakuha. Kaya ika nga po eh, nagpaplano na sila ngayon, panay na meeting daw ng padapa. Yung bang partidong hindi naman kanila. So, ang sabi ho dito ng Office of the Vice President, sisiguraduhin po namin na ito pong pondo na ito ay gagamitin ng tama. Tama, ha? Para suportahan lang ang programa ng OBP. Siguro no, nakaraang administrasyon, meron silang certain projects at yung budget nila ay sufficient na para doon. Kasi nga po, eh, ginipit sa budget, di ba? Yung Office of the Vice President. Kaya, sinasabi ngayon, pag makabubuti sa kanila, ha, eh, sinasabi nila siguro, kaya ganun lang kalaki budget nila, eh, dahil sa sapat na yon doon sa kanilang project. Hoy, yung project ni Robredo, ha, mga kaibigan, eh hindi po nagawa ng kasalukuyang ng nagdaang administrasyon ni Digong niya yun. Walang naipatay yung bahay yan eh. Si Robredo nakapagpatayo eh, mga kaibigan eh. Mahigit 100. Sabi ko nga sa inyo, kesa ibigay ko dyan, kung ako masusunod, ba hindi? Ha? Pagagawa ko ng bahay ang mga homeless at saka yung mga mahihirap na nagsisiksikan sa mga barong-barong, ipagawa ng maayos-ayos na masisilungan nila, matatawag na makataong bahay. Mukha nung ginawa ni Robredo, kahit maliliit, mga kaibigan, ay meron dignidad ang mga tao, ha, ang mga Pilipino. Dito hindi, ginagawang busabos, ginagawang timawa. Kaya ang bagsak mo, troll. Mga kaibigan. Oh, dapat yan eh. Sipin mo, 2 bilyon, 3 bilyon, ilang bahay yan? Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung meron kang 350,000 budget para sa isang sapat na espasyo na matawag na bahay para sa isang maliit na pamilya. Oh, meron kang 350,000, sa 1,000,000 3 bahay 'yan. Pag 10 million 'yan, eh 30 bahay 'yan. 'Di ba? Oh, pagka 100 million 'yan, 300 bahay 'yan. 'Di ba? Pagka 1 billion 'yan, 3,000 bahay 'yan. Sipin mo, 1 billion, may 3,000 pa bahay. Ha? Pagkatapos,
gawin mong 2 billion, aba eh, kwan ho, ha? Meron kang, ano ho, ano tawag mo rito? 6,000. Tama ba kwenta ko? Ha? Tama ba yon? May ina kasi ko sa kwan eh, sa mathematics, dahil kaya kita ninyo, hindi tayo yumaman. Dahil di ako mahilig bumilang ng pera eh. Gusto kong pera ay nabibilang ko lang. Pag hindi ko na kayang bilangin, ayoko na yan. Sa inyo na lang yan, ha? Oh, mga kaibigan, ito gimmick, ha? Pagka sila na nakaupo, eh, sandok dito, sandok doon, mga kaibigan, ano po? Eh, yan daw eh. Ano yan? Ano tawag nila riyan? Sa budget nilang yan, mga kaibigan? Teka, hanapin ko, ha? Budget na gagamitin daw sa social services as well as peace and order. Lahat yung kabaliktaran yan eh, mga kaibigan eh. Pangangalagaan mo ang peace and order at national security program, ha, mga kaibigan, eh lalong mawawala ng peace at saka ng order. Mawawala ng kapayapaan at kaayusan. Bakit? Eh, nuubos nyo yung pera eh. Hindi naman talaga mapupunta yan dyan eh. Ano ba pinagkakagastusan sa peace and order? Ano yan? Ha? Magdadagdag kayong pulis? Eh, siya nga eh. Si Sara Duterte nga eh. Mga kaibigan eh. Eh, nagpadagdag, nagpatayo ng sarili niyang kwa, no? Parang Presidential Security Command. Ha? May sarili siyang Presidential Security Command, mga kaibigan. Oh, katakot-takot ang bantay nito. May pa-bulletproof pa yan. Pupunta lang ng eskwela. Ang arte eh. Di ba? Nung kumakampanya, eh, meron pa mga tangking dala, di ba? Meron pa kung ano-anong arte. Ha? Masyadong ano? Masyadong akala mo kung sinong kundesa, mga kaibigan. Di mo ba? Kakadiri. Ha? Kakadiri. Si Kapersi Lapit, Bumabanat. Lapit Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?